Hello everyone. For this interview, nandito po ako sa Rome, Italy. At swerte ako, nakasama ko at nakatrabaho ko dito. Actually, hindi lang ngayong taon, no? Nung isang taon pa, nakatrabaho ko na po siya. Siya po ang tinatawag nilang the best hair and makeup artist dito sa Roma. Naging producer din po siya nung aming isang show last year. Papakilala ko lang po si Maldita Faith. Yes, hello. I am Maldita Faith, a makeup artist here in Rome, Italy. Oo. Maldita, taga saan ka sa atin? Actually, from Bicola. Taga Bicol, taga Sorsogon, no? Sorsogon. Alam nyo, kanina, bago tayo mag-take, marami siyang kinikwento sa nangyari sa kanya, hanggang sa nag-Manila siya, hanggang sa nakapag-Dubai, tapos nagtrabaho pa siya sa ibang bansa bago napunta dito sa Italy. Maldita, ano yung pagkakaiba ng trabaho mo sa atin at dito sa Italia? Actually, malaki ang pagkakaiba. In terms of course, money yung bayaran. Of course. Mas malaki talaga ang income na nakukuha ko dito compare sa atin. And then, kasi sa atin is may electrical. Nag-work ako as may amo. And then here is freelance ako, so I can do what I want. Amo niya, sarili niya, yes. Di ba? Pero, Maldita, marami ka rin pinagdaanan, di ba? Sino mga gusto mong pasalamatan along the way na nakatulong sa karir mo? Actually, from sa Philippines, nag-develop ka sa Ricky Reyes, and then Razor Cutters, and then mga bosses ko doon, and then nag-Dubai ako. Sa Dubai, of course, hindi talaga masasabi kong naging successful ako doon. Yung pero at least pinatatag ang pagkatao mo. Dahil sa daming problem na encounter ko na talagang pinatatag ako ng tadhana. That's why until now matatag ako. Oo nga, eh nako ko alam niyo lang ang kwento nito. Mamaya natin itatackle 'yon. Alam niyo po, ito po si Maldita. Talagang sabi niya nga kanina sa akin bago kami nag-take, wala daw siyang kaalam-alam sa paggupit, sa nag-aral lang talaga siya hanggang sa na-promote siya, na-promote hanggang nag-design siyang magtrabaho sa abroad. Maldita, itong pagtatrabaho mo sa Italy, ano ang mga challenges mo? Ay, of course, kasi nang unang dating ko dito, wala akong papers. So, kailangan patago it because hindi mo pwedeng ilantad na ganun ang work mo or syempre iwas huli. And then after that, pero talaga nag-ipon ako para lang magkapapel. Yun talaga ang ano ko sa first ko na inisip. Kailangan ko mag-work para in case na dumating man yung time na magpapapilan or magpapapapil ako, magkakaroon ng documents, may handa akong pera. Kasi mag-isa nga ako dito direct. Oh, yeah. So wala akong pwedeng asaho di sarili ko lang. Oh. So yun, hanggang sa nakaipon ako, hanggang yung may bigat, may dumating na sa point na kailangan mo nang may nagsabi na sa akin, ito, gawin mo na to, itong proseso na to para magpaayos na ang documents mo. So nag-go na ako. Pero malaki talagang gastos from para maayos. Oh, well, alam niyo po ngayon si Maldita, very successful na siya, no? Kilala siya dito sa Filipino community, most especially sa Filipino community. Nitong huling fashion show namin, nag-hair and makeup din siya, no? Tumulong siya. Yung kanyang expertise na ano namin, na pakinabangan namin sa aming fashion show. Kasi nakilala nga po namin siya nung isang show namin dito sa Roma. Ngayon, Maldita, hair and makeup na, okay na yun, nandun ang talento mo. Bakit pinasukan mo naman ang pagpuproduce ng events? No, actually, accidentally lang yung pagpuproduce. No. Dahil hindi naman talaga ako producer. No, did be the last year. Kasi, kinontak nila ako as official makeup artist. Para ako mag-search ng mga models para sa inyo, sa event nyo. So hanggang in a long run, ako, isa na ako sa kinuha na nila ako aside from makeup artist, deserve ka maging producer. Kasi marunong ka. Marunong, maayos po yung aming naging show noong 2023
dito sa Rome kasi maayos din pala si, maayos si Maldita nakatrabaho. Kaya po nagkataon. Tapos meron ka rin mga tinutulungan talento. Ano? Ah, opo, sir. Ilan sila? Marami ba sila? Marami. Oo. Kumusta ang pag-handle ng talents dito? Actually, okay naman. Kasi, ang purpose ko kasi hindi naman yung kumita. Kumita, correct. Eh. It's to help, diba? These para, kids, no? Yeah. Lalo kasi, na mga half-Filipinos, yeah, diba? Kasi mahirap yung parang, in case, lalo na pag inaano ko sa sarili ko, oh my God, kailangan na itulong. Especially yung mga Pilipino na kailangan natin, kababayan ko na din here, initially na humingi ng tulong, nandun ako eh, mas parang mas bukas ako doon because of naranasan ko nga direct yung mga ganung bagay na mag-isa, bagong bansa, so kailangan nilang, meron silang kakapitan kahit pa paano, kasi ang iba talaga hindi kakayanin. Maldita, nasa Rome ka, naka-confine ka sa Rome, no? May posibilidad bang pumunta ka sa ibang lugar ng Italy para sa yan sa pag-hair makeup mo at saka sa pagdidiscovery ng mga talento at sa pagpasok sa events production? May posibilidad ba? Of course, as long na kaya or kailangan nilang tulong ko, why not? Ganun na naman direct. Tulong. Yeah, no? Yeah. Kailangan nila ako, go ako, kahit saan. Alam niyo po, kanina rin sa mga kwentuhan namin, nakwento ni Maldita na nagpatayo siya ng bahay sa Sorsogon, may nakabili siya ng property doon. Ngayon, tatanungin ko lang siya ulit. Maldita, ano ba ang plano mo in the next 5 years? Actually, plan ko po talaga is mag-for good sa atin. Uwi ako ng Philippines. Doon ko naman itutuloy yung alam mo yung buhay na gusto ko na because wala naman akong family, what I mean is asawa or anak. So kaya ko to back to zero. Alam mo kung ano man mangyari, oo, tanggap ko 'yon at kaya kong palindigan at kaya mabubuhay pa rin ako because of isa lang naman ako in life. Alam niyo po ba ito si Maldita, makwento ko lang. Produkto po ito na isang ano, isang gunting, isang supply ni Mother Ricky Reyes. So, ayan na po. Through the years, na-develop, na-promote sa mga branches, hanggang nandito na siya sa Italy. And Maldita is doing very well here. Thank you. Kilala na po siya ng mga Filipino community. And meron din mga Italiano, yeah, diba? Italians, naman. Maldita, anong masasabi mo? Number one, anong masasabi mo sa mga bata na gustong pasukin ang mundo ng modeling? Yun munang portion na yon. Anong advice na ibibigay mo sa kanila? Okay. My advice sa mga gustong pumasok sa mundo ng modeling is i-pursue na lang nila ang gusto nila. Eh. Parang kung ano ang gusto mo, yung willingness mo, go ka lang. What you call this direct, yung titigil. Oh, oh. Para, because may mga, kasi sa ganung bagay talaga, lahat may pagdadaan ng kami, mga pagsubok na sasabihin, ayoko na nga. But huwag kang sumuko. Kasi kung yan talaga ang dream mo, at yan ang nakatala sa'yo, naka-ano sa buhay mo, dun ka pa rin idadaling, kahit ano man yan. Pangalawa, ano naman ang advice mo sa mga batang gustong pasukin ang hair and makeup career? Okay. Sa mga bata na gustong mag-hair and makeup, yun nga direct, kung gusto yung talagang will ano nila na mag-hair and makeup, go. Kasi nga, direct, kung wala sa passion mo yun, kahit nag-aral ka pa, wala talaga. Oo. Pero kung nasa passion mo yun, kahit hindi ka pa nag-aral by experience, magiging successful ka. Basta ang gagawin mo lang is yung tiwala lang talaga ng tao, yung magiging client mo. Yun lang number one, tiwala. Huwag kang sisira o huwag mo sisirain ang tiwala ng tao sa'yo. Lalo na in terms of money. Lalo pa nasa road. Yes. Diba? Kasi ako, direct, hindi ko pag nag-work ako as makeup artist, hindi ko titingnan yung magkano eh. Kita, ang gusto ko, yung, it's my, ito yung ano ko eh, parang life. So, passion. So, kailangan kong pagbutihan.
in any aspect naman. Yeah, naman. Parang ganun. No, sa life, kailangan pagbutihan palagi. So, kasi ang hair and makeup din naman, hindi naman everyday. So, seasonal direct eh. Hindi naman siya everyday. May papakasal, everyday may dibo, may pinyag. So, sinasabi nga is bihira. But, kaya hindi lang ako nakapokus sa makeup artist. So, hindi ba marunong magkupit? Oh, so, pag wala akong makeup, wala akong service na makeup, nagugupit ako. Nagkukulay ako ng buhok. So, yun ang advantage ko sa ibang makeup artist na kaya ko pang gumawa na kahit walang services or walang makeup na service, kaya kong mabuhay pa rin o kumita pa rin. Matanong ko lang, curious lang ako. Ano yun din? Bakit ginamit mo ang name na Maldita Fay? No, actually, yung Facebook account ko talaga is Fel Lagabayo de Reed. Okay. And then, yun nga direct, may nangyari. Bago pa mangyari yun, na-block yung Facebook ko na yun. Ah, okay. Gumawa na ako ng account. Okay. It's Maldita Fay, sabi ko. Wala lang, ginawa ko ng Maldita Fay. Yung pala, after a week, mabablock na yung Facebook. Kasi may nagtatanong, bakit Maldita Fate ang pangalan? Actually, dapat papalitan ko yun. Kaso, natagalan, nakilala ako. At na-catch up na madaling mabanggit eh, madaling matandaan. Oh, so, pinalindigan ko na lang pagiging Maldita Fate. But, only my name. Pero yung personality ko, hindi po. Nakakakilala sa akin. Po. Pero, meron pa bang chance na lumipat ka ng ibang bansa? Or are you happy already here? Actually, super happy na ako sa Italy. Oh, total sandali na lang, diba? Uuwi ka na rin. Yes, happy na ako dito. Kasi sa lahat na punta akong bansa, eh, dito ko lang talaga napansin, naramdaman actually direct, yung piling ko lang sa Pilipinas ako. Ang dami Pilipino, the same time yung pagkain, ganun din. At yung safety dito, grabe. Especially dito ang sa health hospital. Ay, oo. Walang libre. Oh. Libre dito. Libre so, dito. Kaya sarap din mabuhay. Actually, maganda yung lugar niya dito. Anyway, Maldita, may mensahe ka sa mga kaibigan mo, baka yung manonood. Kay Mother Ricky, kasi minsan pumupunta kami kay Mother. At may mensahe ka sa kanila. Especially kay Mama, kay Mother. Thank you, Mother, na of course, isa ako sa nakinabang sa iyong program ng isang buti isang supply. Although hindi muna siguro matandaan. At sa mga, sa parents ko, of course, and sa mga kaibigan ko, actually, direct i-ano ko lang. So, sige. Nagkaroon ako ng, hindi kasi ako ganun kahilig magbarkada ng ka-age ko. Okay. Kasi talaga matatanda. Okay. Ang darang kong ever since sa Pilipinas. Oo, kahit sa Pilipinas. Oh. Talagang mas gusto ko mas ahead sa akin. Oo, mas mature. Yeah, because of, pero may mga kaibigan din ako mga kabatch ko, but nakapokus ako sa mga ahead sa akin. Uh-oh. It because of dun ko nakikita na yung makikita mo yung mali pala ito, so ayoko nang gawin. So nagkakaroon ako ng idea, and then aral. Although hindi ko naman na-experience ang ganung bagay sa kanila, na-experience nila, so hindi ko na ulitin or hindi ko nagagawin. So ang malaking tulong para sa akin yon. Kay Kuya Art, thank you so much, kasi patay na siya. Siya yung actually nagturo sa akin ng pag-makeup, si Kuya Art. Okay. Kasi sasama-sama ko sa kanya sa pag-makeup, taga-foundation, taga-dip. And then nawala na siya. Thank you, Kuya Art. And then sa parents ko, dahil ang parents ko, of course, yung hirap na ginawa ng mama ko. Kaya nabubuhay ako, I working hard dito sa abroad para sa parents ko talaga, sa mama ko. Mabigyan ko sila ng magandang buhay na hindi na... At higit sa lahat, magandang bahay. Na yung komportable sa araw-araw na hindi sila mahirapan tulad ng naranasan niyo dati. Kasi ang kwento talaga ni Maldita from down, super down to up now. Ngayon nakapagbundar na siya sa kanyang probinsya sa Sorsogon at balak niya magretiro doon. Pero syempre, hindi pa rin magre-retiro ito. Kasi magkakaroon din siya ng mga parlor doon. Baka mag-share pa ito ng kanyang knowledge. Diba doon? Pwede ka naman magbigay ng mga workshop. Yes, diba? Parang hindi isang natin gunting, pwedeng, isang supply. Yeah, hindi natin diba? Pwedeng ipagdamot yun. Oo, oh, correct. Kasi tinuro din sa iyo. Oo, kaya diba? Isi-share natin. Opo. Kaya doon din ang ginawa ko sa Manila noon. Nagtatrabaho na ako. May inampon din ako mga gays na talagang pinag-aral ko rin na ako nag-support. Yeah. Tapos, yun. Kasi gusto kong, ayokong pakalat-kalat. Kasi syempre, ang hirap
Bading na nga, sorry ha. Oo, gay na nga tayo, tapos pabigat pa tayo. Ang hirap noon. Nga, parang mas gusto ko maging responsable tayo. Kasi nga, di ba medyo mababa ang tingin sa atin. So kailangan medyo ano tayo. Sa mga nanonood from Italy, ang nag-iisang Maldita Fate. F-A-T-E, Maldita Fate. Yun po. Yun lang po pangalan niya pero hindi po totoong Maldita ito. Kilala ko na po ito 2 taon na. So, wait lang, direct. Oh, sige, go. Papasalamatin ako direct sa mga tao dito sa Italy. Ay, dahil kung paano nila ako tinanggap. Yes, kung paano yung talent ko, yung paano nila, talagang grabe, hindi ko wala akong masasabi talaga. Nang sobra-sobra talaga. Talagang malaking pasasalamat sa pagtanggap ng mga Pilipino community sa talent ko. Yun lang po, direct. Oo, tama. Hindi dahil sa kanya, direct, wala ako. Alam niyo po, talagang ano po ito. Actually, hindi na pa siya required na kupin kami dito dahil we have to leave our house at 10 a.m. Nung tinawagan niya kami, halika dito ka sa house. House muna. Hali muna kayo dito muna kayo sa house ko para magpalipas ng oras before leaving for the Philippines. Paalis na po kasi kami mamaya. At we look forward, Maldita, to be working with you in sure, future yeah. projects. Anyway, nagtatawagan naman tayo. Madali lang yun. Maldita, salamat. Salamat din. Thank you so much, Derek. Thank you.